Magandang araw mga bata! Nagbabalik ang teacher ng Donya, Madam Guro. Matapos ang ilang linggo kong pahinga, nandyan pa ba kayong mga estudyante ko? Kung nandyan pa kayo, magparamdam naman kayo, di tulad ng iba dyan. Hugot pa nga. O siya, mag-like, subscribe, at i-follow nyo kami sa aming mga social media sites. Maliban sa nanobobore na kayo sa bahay, ano pa nga kaya ang problema nyo? Umpisahan na natin. Yung taga-kolekta po ng assignment namin, kinopyahan lang kaming mga nagpasa. Wala naman pong pasok, pero naaalala ko lang yung hinanakit ko. Ha ha ha! Aba, natawa ka pa. Ay nako, kung ako yung nasa lugar mo, talaga namang magkakaroon ako ng poot dahil pinaghirapan mo yun, tapos kukopyahin lang niya. Siguro sabihin mo na lang dun sa teacher mo na nagpagawa ng activity or nagpasagot na yun na, ma'am, yung inassign nyo po na tiga-collecta ng sinagutan namin, kinukopya lang yung mga sagot namin. Unfair naman po yun. Mas maganda na sabihin mo sa teacher mo kesa sitahin mo yung kaklase mo kasi baka magkaroon pa kayo ng conflict o away. So, mas maganda para may mapatunguhan niyang hinanakit mo, isumbong mo na lang kay ma'am. Okay? Gets mo yun? Okay, proceed na tayo sa next question. May pinost ako sa online rambulan at chinat ako ni crush na na-open daw siya sa sinabi ko. Chat ko na lang ba siya ng, sige, delete ko na lang, I like you? Ano? I like you? Okay na yung i-delete mo na lang, huwag mo na sabihin I like you. Baka mamaya sabihin niya I don't like you kasi nga, diba, na-open siya dun sa sinabi mo. Charot lang. Huwag na, baka huwag mo na sigurong sabihin yung I like you. Pero ikaw, kung yun yung magpapagaan sa kalooban mo na mailabas mo na yung feelings mo para kay crush mo, sige, go, support kita dyan. Pero siguro nga, mas mabuti na rin na i-delete mo yung sinabi mo dyan sa online rambulan na yan. Dahil baka naman ikaw yung rambulan ni crush mo, sige ka, na-offend siya. So, sorry ka na lang din kay crush mo kung na-offend mo siya. At ikaw na siguro yung bahala kung gusto mo na rin sabihin na you like him. Basta support kita dyan. Gets, no? Okay, next! Miss ko na pong mabwisit. Kaso, wala akong mabwisit dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Yung mga binibwisit mo, hindi ka naman namimiss. So, huwag mo na rin mamiss ang pambibwisit. At huwag mo na rin gustuhin pa na mabwisit dyan sa bahay nyo. At baka maser mo na ka lang ni nanay at ni tatay. Kung ako sa'yo, magpakalibang-libang ka, magbasa-basa ka dyan ng mga past lessons mo dahil pagbalik ng klase, kailangan handa yung utak mo dun sa mga lessons na ibabato sa'yo ni mom at saka ni sir. At ugaliin mo na rin yung huwag mong bully. Alam ko naman na baka ikaw yung class clown nyo dyan, kaya sa pag-visit mo na lang dinadaan yung pagpapatawa mo. Pero tandaan mo, kailangan mong mag-ingat dun sa pambubuli mo or huwag pambubuli sa pang-aasar mo sa iba dahil alam naman natin masama yung pambubuli. Maging maingat ka dyan sa ginagawa mong pang-aasar sa mga kaklase mo dahil hindi natin alam, baka meron silang pinagdadaanan na malalim, ma-offend mo sila. So kung ako sa'yo, huwag mo nang mamiss ang pambubisit dahil hindi nila namimiss yung kabwisita na ginagawa mo. Trigger mo ko yung kuba naman sa'yo. Okay, next! Mga kaklase ko, school works, pinoproblema. Kami, pinoproblema namin kung ano na ang kakainin namin. Very nakakalungkot yung kalagayan nyo. Marami talaga sa atin ngayon na na-extend pa nga yung enhanced community quarantine, mas nawawala na talaga ng resources pang araw-araw. Wala na talaga kumbagang pang suporta or pang pakain sa bawat pamilya nila. Siguro sa mga nanonood sa atin dyan, yung mga kaklase mo dyan, or kung sino man may magandang loob, sana matulungan nyo siya dahil lahat naman tayo ngayon, ang kailangan natin gawin is magtulungan at kailangan lagi tayong nandyan para sa isa't isa. Hayaan mo, ipagdadasal ka namin at magpapaabot kami ng tulong sa'yo para makaraos kayo sa pang araw-araw niyong buhay. At pwede ka rin mag-isip ng iba mong pwedeng gawin para kumita kayo ngayong may enhanced community quarantine. Saka huwag kayo mag-alala, hindi naman kayo papabayaan ng barangay ninyo at ng LGUs ninyo. Sure ako may mga suporta na darating sa inyo at mairaraos nyo rin itong crisis na kinakaharap natin.
Okay, next na tayo. Nag-vlog yung prof ko tungkol sa kaklase ko na nahihirapan ng mag-function dahil namatayan sila due to COVID-19. But yung same prof na yon ang nagbibigay sa amin ng sadamakmak na requirements. Nasa ng empathy doon? Ang hirap niya, no, yung may pinagdadaanan ka, tapos meron pang activities or mga requirements na ibinubuo sa inyo, lalo na ganito pa yung sitwasyon natin ngayon. Kumbaga, naiipit yung kaklase mo dun sa dalawang mabigat na sitwasyon eh. Siguro kung sa inyo naman na makakapag-comply, sige, mag-comply kayo, ipasa nyo kung ano yung kailangan nyo ipasang requirement dun sa professor nyo. Pero sana, kausapin din ng kaklase mo na namatay dahil sa COVID-19 na sana bigyan siya ng konsiderasyon ng professor mo, dahil syempre sino ba namang makakapag-function ng tama kung merong ganitong klaseng pangyayari sa pamilya niyo. At sana magbigay ng konsiderasyon tong si professor, dahil hindi naman madali yung pinagdadaanan ng kaklase mo. So, sabi nga natin, kailangan mabigay tayo ng pag-intindi, pag-unawa at konsiderasyon sa sitwasyon ng bawat isa, lalo na dun sa mga estudyante natin na talagang merong mabigat na pinagdadaanan. Alam nyo mga bata, ngayong may pandemic, alam ko na lahat kayo nahihirapan emotionally, physically, pero huwag mong itago yan. Huwag mong hayaan na ikimkim mo lang yan, dahil may mga tao na nagmamahal sa'yo at may pakialam sa'yo. At nandito lang si Madam Guro para sa'yo. Kaya mangyari lang na i-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Huwag kalimutan ang payo ni Madam Guro. Hindi dahil pamilya mo lang nakakakita sa'yo, hindi ka na maliligo. Ako, bago yan ha. Muli ako si Madam Guro. Hanggang sa muli!